Ito na, part 2 sa February po, abangan nyo po dahil pinaghahandaan na natin. Pero I have you. And of course, mag-thank you ko doon sa kalaban natin sa nag-dulong sa mag-organize ng event. So sa lahat ng mga mobs, maraming salamat dahil kinagat nyo yung hamon namin. Sana next time sa January, magpalakas kayo para maganda yung laro, di ba? February. Ah, February na pala. February, yan. Diba February, sabi ni Coach France? Oh, February na, hindi. Mahagip na tayo, ha? Oh, yan. Nagpaparamdam na kami, Tol. Nagpaparamdam na ang PB Moto Club sa part 2 ng mobs. Ngayon pala, umpisa nyo na mag-workout para lumaki-laki ng mga tao. Palakasin nyo rin yung lineup nyo. Dahil yung lineup natin lalakas, eh. Lalo. Mas lalakas pa. Oo, kasi tatawid na yung Simon, yung Ontiveros, lilipat na sila. James Yap. Maximal, yung Passing the Furious. Hindi natin masasabi yan. Uy, ano. Abangan nyo yung mga kapsa. Mark Kagiwa. Dahil tumawag na sa akin si Kagiwa. Reunion na. May Passing the Furious na may big three pa ng Pure Foods. Yun ang malupit doon. Kompleto yun, di ba? Grand Slam, tapos parang Manila Classico na to. May big three ng Pure Foods plus Rookie of the Year. Apat yun. Manila Classico, bro. Paano yan? Sa team mo, kaya ng mobs to? Sa tingin ko, kaya naman mga mga kaya mapapalakas din sila. Kaya papalakas din sila na lineup. Kaya ba tayo na may import sila? Oo, okay lang. Kahit isang import lang para naman ano. Gusto mo 10 import eh. Para sa, alam ko sa Mavs kasi pero kinakausap din naman natin si Coach Mavs na maglalaro na. And also Reunion nila. Okay. Nakita na tinatry, nila. Okay, tinatry kong kausap at kinakausap ko si Kit and Coach Mavs na Magbate. So may time na magkikita-kita kami. Magkikita-kita kami ng tatlo at mag-uusap kami ng tatlo. Ang purpose nun is, sana, kasabi-sabi ko naman sa isa't isa yung pag-pray nyo, ang purpose natin dito is mapagbate natin sila. Yeah. Mapag-ayos natin yung relasyon nila before. Kasi tol, magkaibigan, solid magkaibrotherhood talaga sila. Walang sama na loob kahit anong mangyari. Kung may hiduwaan, ayusin agad para sa event na to. Kasi I mean, hindi magiging para sa, kanil, eh. Para sa charity natin eh. Yes, tama. Like, for example, this one, di ba? At magiging okay yung relasyon nila, di ba? So, for me, ito yung time na ano, maging okay sila, maging maayos sila. Dahil family naman sila dati. Kung may mga ano, konting tampuhan lang normal naman lang yan. Normal lang yan, normal lang sa family. Pag nagkabatian, magiging mas ano strong sila. Dahil masasabi nila kung ano yung mga mali nila sa isa't isa. Hindi lang mali nung isa, di ba? Mapag-uusapan may nila yung mga yun. May experience na sila ng conflict. So yun, sana, Coach Mavs, Kit, please. Gawin natin to para sa charity. Huwag natin gawin Oy, to. Mga Mavs, huwag kayong mag-inarte-inarte. Legend na yung nagsasabi sa inyo, nagbati kayo. Tapos, of course, si G Channel. Of course, thank you sa'yo na nag-organize ng event. Okay, so mabilis ang update to guys. Bigyan natin ng konting reaction. Ito yung patungkol sa sinasabi nito ni Mark Pingris noon na initially nagkakaroon na ng usapan between Coach Mab at Kate Jimenez yung si Mr. Quadruple Double. So let's pray na lang guys na matuloy talaga at magkaroon ng prolific na usapan para magkaroon ng magandang output dahil nga tentatively by February maglaban muli ang Mab, mas pinarakas na Mobs dahil kasama na nito itong ang si Kit Jimenez. Hindi pa pahuli ang PBE Moto Team Amazing para si Cebuano Hotshot, si Kabayan Dondon Ontiveros ay maglalaro na rin. Idagdag pa natin yung big three ng Magnolia, Kambansang Manok, sina Pinoy Sakuragi, James Yap, at ito pa no may pahabol na reunion ng The Fast and Furious si J.J. Hildebrand at Mark Kagiwa. Yes, napakalaking achievement to para sa G-Channel na siyang nag-promote dahil napuno nila yung San Juan Arena o Phil-O-World Center na may seating capacity kung hindi tayo nagkakamali ni 6,000. So, yung kanila ngayon guys is naghahanap sila ng venue para ma-accommodate pa ang larger crowd. So, itong mga babanggit nito guys ay may seating capacity between 12,000 to 16,500. Sa ating listahan is itong Makati Coliseum, The Cunita, Astrodome, may Inares Center, Smart Aranite Coliseum, SM Mall of Asia Arena, yung pinakamalaki so far ha, so far sa buong mundo ay yung Philippine Arena na may setting capacity na
55,000. But alam niyo ba guys na malapit na rin yang mabreak ang record yan. Dahil ongoing na po ang construction, ang tinatagori ang pinakamalaki indoor arena sa buong mundo, ang KGC Kingdom. Na kung hindi rin ako nagkakamali ay mamayari ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Situated po ito sa Davao City. Okay, so dito natin guys, tataposin ang ating video sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, kalayin hindi mag-like, comment, share, para mas marami pa ang kakapanood. Till next time, have a blessed Wednesday afternoon. Bye-bye.